Naman. Edi kami na walang TV naman. Nako, ayan. Hello, kaya Neil. Kamusta? What's up? Magandang gabi sa'yo, Josh. At syempre, napaka-pogi na si Maki. Happy birthday. Hello. Hoy! Di ba naman ako sinabi ng pogi? Sabi mo, Maki lang ang pogi. Nakakainis naman. Sorry. Pogi din pala si Josh. Ayan. Ayun! Nadali mo. Oo. Bilang twinning pa naman tayo sa pakismi ngayon sa buhok. Oo. Oo nga, no? Di tayo nag-usap ayan, pero may paganyan. Uh-oh. Ito na yung uso ulit ngayon eh, yung mga ganitong aurahan. Dinilaan ng ganyan. Kasi kanina kapag ito nakikita Josh, sabi ko, parang ay, ito yung gayahin kay Josh. Ayan, as a trendsetter, sorry, ako lang to. Yes. Ayan, naku, Francis, ang tagal. Naku, si Francis. Ayan, may sumali na iba. Ayan. Si ano ka to? Francis, pati ni Kiefer. Si ano yun, diba? Si, yun sa TikTok? Si ano? Si Kuting... Oh, hindi niyo alam 'yon si Kuting. Naku, mga din nanonood naman ng ano, ng TikTok. Hindi kasi ako TikToker si ano, si Maki. Ay, oo, naku, 700k na nga 'yan sa TikTok ngayon. Congratulations, Maki. Congrats. Let's go. Ayan, naku, soon makakatanggap ka na ng mga PR packages. Kaya nga eh, no. Packages. Oo. Ayan, naku, ang tagal naman ng ano ng Francis. Nag-Valorant pa siya. Ano ba yan? Ang hirap talaga pag di priority naman. Ako naman talaga. Hala, hala. Hey! Ayan. Ayan, pero... Ayan na si Francis. Oo, pero syempre, bababa muna ang Rosaline. Tama. Uy, usong-uso talaga mga pangkisimi ngayon. Oh. Anda. Ay, Maki, mag-anong ka na rin. Wait. Para ano tayo? para lahatan na... Oo, lahat tayo ngayon. Diba? Sorry. Para tayo lahat. Para ang kapal kasi ng ano... Ang ano? ayan. Ako mag-kwestuhan. Ano yung kwestuhan? Bago tayo mag-kwentuhan, batiin nyo muna ang ating mga madlang komunizens. Ayan, Kuya Neil, go! Ayan, gusto kong batiin lahat ng mga nanonood ngayon. Maraming salamat po for watching tonight. And don't forget to follow us here on Kumu. And I would like to thank FYE Channel for having me here. And ayun, it's nice to see you again, Josh and Maki and Francis. Ayun, ikaw naman, Francis. Ako actually, isa ko na lang din. Ba't bumaba ang Francis naman? Libado kasi ako. Libado. Sa mga nagbagsak ng ano Philippine Eagle, continue lang siya pagbagsak. Totoo. Ganun yun. Pagpasok pa lang, mambubudol na tayo agad. Ganun yun. Tula rin ang Kuya Neil. Correct. Okay, ikaw naman, Francis. Hello, guys. Ano bang gagawin? Babati, Francis! Babati lang. Sino okay. Naman tayo? Hey guys, good evening. Hello po. Magandang gabi. Sino mo naman kausap? Yeah, sorry talaga. Ayan, ako, ayan, bilang masaya kayong kausap, magkwentuhan na nga tayo. Kamusta naman ang inyong mga nakaraang araw? Ayan, kamusta naman ang nagdaang linggo para sa inyo? Ayan, Kenil. Ayun sa akin, busy ako eh kasi lilipat kasi ako ng place. So marami akong inaayos. And ayun na nga, naiba na yung setup ko ngayon kasi nasa baba ako. Kasi yung sa taas, doon kasi ako usually nag-stream, doon yung computer set ko. Nilipat ko na kanina sa ibang tirahan. So ayun, ayan, busy lang. How about you, Francis? Masaya, sobra. Oo. Ay, nako naman talaga! Ang galing kausap naman! Hindi, magsasalito na ako mahaba. It's been so fun kasi ano, hindi ko naiisip yung stress these days. Kasi puro masaya lang. Yes, ito, expand ko na rin. Enjoy ka muna. Expand ko na yung ano, sagot ni Francis. Magsama kami kanina, nag-celebrate ng birthday. Kaya, sorry kung mga ganito ang aming energy. Oo. So, ano naman yung feeling natin, Kuya Neil, na hindi tayo invited sa birthday ni Maki? Ako naman talaga! Sinabi pa nila, here on Kumu. Nahiya po kasi ako mga invite. Ay, ako ikaw po, ba't ka naman mahihiya? Kami nga, hindi kami nahihiyang pupunta eh, kapag in-invite mo kami eh. Pero eto, feeling ko, medyo masama rin ang loob niya kasi hindi siya invited. Naku, tawagin na nga natin ang bago nating kapamilya sa Polaris Family. Showtime Sexy Babe Grand Winner, Sam Coloso. Let's go! Dapat talaga grand entrance ang grand winner. Yun. Ayan, pipindot na yan. Pinipindot niya na. Pipindot na yan. Ano. Papasok na yan. Kaya na. Ganda!
Hello! Oh, ganda ng ate! Ayan, batiin mo na ang ating mga Madlang Communizens. Hello to our Madlang Communizens. Thank you so much for watching. Yes. Oh, fresh, fresh naman. Talaga naman. Napakadaya talaga ng Panginoon. Talaga naman. Naku. Ayan, magkamustahan tayo ate. Ayan, kamusta naman ang iyong linggo at mga nakaraang araw? Ayun, this week parang ano, parang tenga lang ako. Parang rest lang. Deserve. Kasi simula po nun ng pagkapanalo nyo, ang dami nyo na pong ganap for sure. Aww. Ayan to, sir. Unti. Kayo, kamusta? Wow, first time. Actually, ito may problema. Nag-open up! Pero ito, ate, kwentuhan mo naman kami about your Showtime Sexy Babe journey. Ayun, nung... paano ba? It was a whirlwind kasi nung... Nag-join ako ng Sexy Babe, super unexpected. Parang sinabi lang sa akin ng family friend, uy, try mo mag-Sexy Babe. So, trinay ko. Nung before semifinals, wala akong tulugan kasi sinasabay ko yung thesis ko. So, pagka-uwi, hanggang 3 a.m. siguro gising ako or 4. Wala kang tulog noon, tapos ganun yun. Ako sobra-sobra ang tulog ko, ganito itsura ko. Diyos ko naman, ang hirap naman talaga. concealer. Concealer naman. Totoo yun talaga ang sagat. Pero, ate, kamusta naman yung buhay mo right after mo manalo sa Showtime Sexy Babe? Ayun, Josh. Super overwhelming din kasi parang ang dami ding nag-reach out kasi touch sila na parang ganun yung message na send out ng Sexy Babes na parang, di ba, to love yourself lang. So, it's been really heartwarming. And in terms of sa career naman, super thankful ako kasi, yes, isa na akong Star Magic Polaris artist. Ako, ang daming opportunities na dumating sa iyo ate, no. May mga nagpapa-picture na ba sa inyong sa iyo sa mga labas, ganyan sa mga mall pag nakikita kayo? Parang onti pa lang. Kasi naka-face mask din kasi kita yo, kaya hindi mo siya makikilala. Pero for sure pag wala na, pag normal na, pag wala nang face mask, nako maraming magpapa-picture kay Ate Sam. Nako, feeling ko kahit hindi talaga artist si Ate Sam, parang gusto ko rin magpa-picture sa kanya kasi apakaganda naman talaga. Yung parang, ate, pa-picture po. Nakakahiya yung ganun ano. Sa mall, bigla may approach. Pero eto ate, kung meron man, ayan, sa journey mo ba sa Showtime Sexy Babe, meron ka ba mga struggles or mga obstacles na nadaanan? Siguro yung struggle ko lang, yun nga, was the time management. Kasi, yung locked-in kami noon. So, ayun. May sinasabay akong school stuff. Tapos, siguro struggle din kasi malayo sa family. Tapos, minsan, di ba, since it's a competition, parang the competition hits you. So, yung parang mental stability ba, ganun. Totoo. Buti po na pagsabay-sabay nyo. Ano, grabe. Pero, syempre bilang may mga struggles, meron din tayong best moments and best experience. Ayan, sa SSB. Ayan, kung meron, ano po yun? Siguro yung best moment was really just with the girls. Kasi grabe yung sisterhood talaga. As in, oh my gosh, yung iba kong semi-finalist, nagbubunutan sila ng buhok sa kilikili. Ba't pero in-expose? In-expose mo naman ng ating mga Showtime Sexy Babe. Sobrang close talaga, as in. Ayan, like si Morena, isa yun sa mga super ka-close. Morena. Bukod doon, meron pa ba? Like yung mismong contest, ganun. Yung mismong contest, parang ano ba, super ano eh, siguro hindi ko in-expect kasi sobrang titindi nila lahat na kalaban. Parang, ayun, parang sabi ko na lang, get me through it, Lord. Totoo din po. Kung para sa'yo po talaga, ay no, para sa inyo po. Pero, eto, ano naman po yung pinakamagandang bagay na natutunan nyo po sa SSB? Siguro yung pinakamagagandang bagay or yung pinaka natutunan ko sa Showtime Sexy Babes is talagang love yourself and the body that you have. Kasi if you don't love yourself, how would you become an inspiration to other people na to love themselves as well and the body that they have? So, I mean, sobrang body positivity talaga yung gusto kong
Radiate. As a radiator. Ayan, ako, grabe talaga yung mga sagutan ng ate sa pang ano na rin, Miss Q&A. Oo, grabe. Pero ate, ano naman yung pinakamagandang nagawa mong bagay para sa sarili mo or sa buhay mo? Siguro as of the moment, I'm treating myself and treating my family, ganun, after Showtime Sexy Babes. Kasi nga, napalayo ako sa kanila. So, parang seeing them happy na i-treat ko din sila after that big win, di ba? Parang sobrang heartwarming, ganun. Mm-hmm. Spend the time lang na to, di ba, enjoy, ganun. Correct, and celebrate. Ayan, pero ate, how will you defend naman your title? Parang ano naman ako doon, konyong-konyo. How will you defend naman your title as a Showtime Sexy Babe Grand Winner? Yan, for example, sa yung sa totoong buhay na, sa normal na pamumuhay ng isang citizen of the Philippines. Parang ganon. Ayun. Paano mong defend? Parang paano mo... Sir Art, paano ba to? Ang hirap naman i-explain. Paano mo ipapakita na ikaw pa rin yung Showtime Sexy Babe Grand Winner sa totoong buhay. Okay, ayun. Siguro, mapapakita ko yun by still being myself. Kasi masasabi ko lang na nakarating ako to this point kasi very authentic yung napakita ko as a person. So I just wanna continue to become authentic and still be who I am bago ako manalo. Mm-hmm. Pero ate, ano naman yung kagandahan nito para sa'yo bilang Showtime Sexy Babe Grand Winner? Siguro, I mean, it'll lead to more doors, diba? More opportunities. So yun, parang gusto ko lang maging positive and I'm super excited for what's to come. Ganun. Mm-hmm. Ako, I'm sure na maraming darating po na opportunities. And ate, tanong ko lang, may plans ka ba na sumali sa mga national beauty contest? Ganun, pageants? Siguro not this year muna. Not this year. Yeah, maganda pa lalo, ka-fresh, ganun. Naku, magpapapresh ka ba? Ayaw, napaka-fresh muna niyan. Grabe naman. Conceal talagang paninindigan ng conceal. Ayan. Nako, ayan sa ating mga co-host na nagagandang lalaki, ano naman yung message nyo kay Ate Sam? Ayan. Ngayon na, part na siya ng Polaris Artist or Polaris Management. Francis. Akala ko magsasalita kayo. Welcome po, mababait po kaming lahat. Huwag kang mag-alala. Ayun, at makakausap niyo po kaming lahat ng gusto mo. Ayun. Totoo. Po, welcome and pag may mga fun. Problema po kayo, opo. Kaya pwede po may lamit. Huwag lang po sa pera. Yes. Oo, doon lang po wala. Ayun. Ikaw naman, Kuya Neil. Sorry. Ayun, wala akong masabi. Welcome to the to the family. Ayan. At ayun, welcome na welcome ka dito. Pwede mo kaming kausapin if may mga gusto kang advices. Wow, advices. Ayun, welcome. As an advisor. Yes. Ayan, ikaw naman, Mackie. Ayan, ang advice ko. Ay, ang advice tuloy. Welcome po sa Polaris. Congratulations po. And alam ko naman po na mag-enjoy po kayo. And kung may mga tanong po kayo, huwag po kayo mahiyang mag-chat po sa amin. Yun. Yes. Ate, kilala mo na ba kami? Na-meet mo na ba kami in person? Ayan. In person, not yet. Pero... Hoy! Di mo maalala. Naku naman. Nag-meet tayo nung ayun, lahat tayo, di ba? Ay, nandun. Ay, naku naman, Ate Sam! Naku. First time kumakita si, si Sam. Totoo ba? Andun ka rin, Kuya Nili. Wala. Ah, sa live. Pero ayan, ako po si Josh, ayan, si Maki naman po, ayan, yung naka-green, and si Francis yung naka-pakismirin dito, at si Kuya Neil naman po, ayan. Yes. Sana po ay makasama po namin kayo ng mas matagal pa in person. Kasi po, sabi po kasi ni Sir Art, oo, magkakaroon daw po ng parte ng team building. Kasi nung nag-team building po kami, wala pa pong sexy babes. Oo, kaya Sir Art, baka naman, let's go. Oo, for the go. Ayan. Ito, Kuya Neil. Ayan, baka mayroon ka nga naiisip na kanta for Ate Sam. Cool.
Kamian. Kamian Kenil. Ano bang song? Wait lang ha, hanap ako ng kanta. Ito kahit lang. Chorus lang naman. Kahit chorus lang yung ano, oo. Hindi pa to yung kantahan, oo. Okay, hindi pa to kantahan. Mga pakonting ano lang, patikim. Creep. Sige. Ayan. Wala akong maiisip. Wait lang ha. Sige. Sa iyong ngiti, ko'y nahumaling. At sa tuwing ikaw ay kakalaw, ang mundo ko'y tumitikil. Ang pangalan mo, sinisigaw ng puso. Sana'y mapansin mo rin ang lihim kong pagtingin. Yun! Ayos naman! Naku, dapat pala si Kuya Neil ang ano, no, nag-serenade sa ano, sa SSB. Parang asaya nun. Wala lang, naisip ko lang. Bakit? Francis! Ikaw naman, sana, Francis! Wala ko maisip! Ano ba? Kaya mo yan, Francis? Hindi, wala talaga ako maisip. Legit. Legit? Mag-isip to, Francis. Legit to me. May nakakami si ate sa ano, Jahaira. Ayan, ikaw na lang Maki muna habang wala pa maisip si Francis. Ano, ang kanta siguro, ano, Bini Bini. Ay, pasample ng Bini Bini. Hala. Wait lang. Hala. Wait lang. Kaya ko pa ba? Wait lang. Wait lang ha. Tutulungan ako ni Kuya Neil. Kuya, Bini Bini. Bini, Bini. Ayun pala yung Bini Bini. Yes. Pala yung Bini Bini. Yun lang, para mas mababa. Oo, oh, no. Yun. Thank you. Uy, hindi mo naman kinantahan ang ate Sam. Ako, ayan. Francis, may naisip ka na ba? Game na. Wala, Bini Bini rin yun nasa isip ko. Oh, sige, kantay mo yung Bini Bini. Oo nga. Let's go. Wait lang. Hoy, chorus lang naman, Franz, go. Chorus lang. Hindi ko alam yung chorus. Wait lang, ano ba chorus? Okay. Isayaw mo ako. Isayaw mo ako. Sakit na ng ulan, mahal ko. Kapalit man dito'y buhay ko. Gagawin ang lahat para sa'yo. Alam kong mahal mo na rin ako. Wow! Grabe naman talaga. Feeling ko kinilig ang ate sa'yo. Kay Francis. Uy! Ikikilig. Ayan. Nako. Tutuloy natin yung kantahan mamaya. Pero bago tayo magkantahan, ay, may mga naka-ready pa rin akong mga questions. Kasi bilang Beautiful Night ang title ng ating Polaris Night ngayon, ang mga questions natin ay about sa inisip sa beautiful na word. Ayan. Eto, describe how beautiful is your day today. Ayan, Ate Sam, for the go. I would say na it's beautiful because it's peaceful. Kasi it's a Saturday and some other people would enjoy it. As an introvert, I enjoy it relaxing just with my dog. So yun, it's beautiful as simple as it is. Ayun. Ay, tanong ko lang ate kasi ano, bilang di ba sumasali ka po talaga sa mga pageants, ganun, hindi ba po mahirap bilang introvert ka? Hindi naman. Siguro po sa kaba. Siguro po kasi sa pag-express ng sarili. Pag pinausap naman ako or iba yung nag-approach, madaldal ako. Ayun. Ganun. So may pagka-ambivert na rin siya. Ganun. Yes, nagiging something like that. Ayan. Ikaw naman, Francis. Describe mo naman how beautiful your day is today. Sobrang beautiful. 10 out of 10. Kasi ano, hindi ako nag-overthink. Ay, 10 out of 10. Oh, sorry, R. Out of 10. Yeah, kasi hindi ako nag-overthink kahit once. Ah. Naku. Naku. Ano sabi? Ikaw, Neil. Well, simple lang naman sa akin, ano, ah. Beautiful yung araw na to kasi
na win streak ako sa game. Yung pa rin, mga Tamils! Sobrang ganda rin ng panaginip ko kasi natulog ako kanina. At ayun, it's a beautiful day. Every day naman, it's beautiful eh. As long as... Yes. Tamils yan, Kuya Neil. Tamils! Ayan. Pero syempre, ano, yung araw-araw ay biyaya ng... May kapal. Oh, sige, paano yun? For the Lord. Ayan. Pero para sa inyo, ano nga ba yung definition ng beautiful? Paano nyo nasabi na beautiful yung araw nyo? Ano yung definition nyo ng beautiful? Ayan. Kuya Neil, ikaw naman. Yung definition ng beautiful? Mm-mm. Para sa akin, yung beautiful hindi lang sa ano, panlabas, kundi sa loob din. So, you're beautiful inside and out. At marunong rumespeto at mabait sa kapwa. Yan yung definition ko sa beautiful. Mm-hmm, totoo. How about you, Francis? Naku, tinawanan na naman tayo ng Francis. Pero para makausap talaga. Hindi ko alam. Diyos ko, ano, beautiful is beauty. Tama naman. From the root word. Hello. Beautiful is, ano, beautiful is Sam, Francis, Mackie. Naku, Porta. I love you, Kuya Neil. Hindi, wala pang sahod. Wala pa kaming pabibigay ng jika sa'yo. Mamituin. Wala pa. Ayan, ikaw Ate Sam. Ano ulit yung question? Char! Kasi madalas namin, di ba ate, tinatanong sa inyo sa Showtime Sexy Babe, yung anong definition nyo ng pagiging sexy, ganyan-ganyan. Ito naman, beautiful. Ako, I think, beautiful is how you make a person feel. Yung how, ano, yung parang how you would light up, di ba? When you see someone na, you would light up when you see that person. Tapos parang that feeling is beautiful, ganun. Di ba? Parang, beautiful soul, ganun. Hindi ko alam. So, for you, hindi siya sa physical na nakikita. Correct. Nako. Ayan, pero, ayan, may, Ate Sam, may formula ba yung pagiging beautiful? I think it's just having a good heart, diba? And being kind to everybody. Totoo po yan. Ayan. Ikaw, Francis, ano yung formula mo ng pagiging beautiful? Feeling ko mapapagalitan ako. Kasi wala ko sagot eh. Ayan. Mapapagalita ka talaga. Diba? Ano yung question? Ano yung formula ng pagiging beautiful? Anong sagot mo, Ate Sam? Good heart. Ayun, being ano, good to others and showing them respect. Totoo, nasabi din yan ng isang co-host natin kanina na isa din yung respect sa tag dito. Si Raven na nagsabi ng respect. Ayan ni Kuya Neil. Ayun na, good with people, be responsible sa mga nakapaligid mo and be thoughtful sa mga taong mahal mo, kumustahin mo, yung ganun, mga ganun. Mm-hmm. Siguro, for me. So kung feeling mo kasi marami akong kilala na ang sasama ng ugali, tapos hindi rin naman sila okay sa, So kung feeling mo ay ganun ka, huwag ka nang masama. Oo. So doon yun magsisimula. Kapag mabait ka, talagang hindi ka mapupunan ng ibang tao. Pag mabait ka. Yes, correct, correct. Ayan. Pero sa buhay naman, paano mo sasabing it's a beautiful life? Kaya Neil. Question and answer pala. ano nga yun? Tama, ang dami nakarelate sa sa comments. Mga kilala kayong ganyan. Ano nga yung sabi? Ano nga yung question? And sa buhay, paano masasabing it's a beautiful life? Masasabi ko it's a beautiful life kasi, yun, unang-una, buhay tayo, naka-experience tayo ngayon. Like, may mga opportunity para sa atin. Ito, it's a blessing. Ito, nandito tayo sa Kumu. And, ayun, it's just good to be here sa mundo. And realizing na nandyan si Lord sa atin, mag-guide tayo. Ayun lang, siguro.
di ako pwede mag-joke kasi sabi mo si Lord. Si Francis naman. Mm-mm. Para mo masasabing it's a beautiful life. Thank you for that wonderful answer, Francis. Wait lang, kalma. Ikalma. Oh, ayan. Ikaw, I'm thinking very well. Ah. It's, you know, it's loading in kasi wala, di ko alam. Nagla-loading lang siya. Oh, ayan na. Ano ba? Ako nagta-type na si Sir Art. Ayan na, feeling ko. Hindi. Exclamation point. It's a life kasi nakaka-party na kami ulit. And ah. With fans pa yun. Tsaka ayun. Totoo. At patuloy silang sumusuporta sa akin, pati sa aming tatlo. Mm. Dalawa. Tayong lahat. Ikaw, Ate Sam. Ayan. Kanta na lang po kami. Ano, beautiful life, diba? I think a beautiful life starts pag you see things with gratefulness. So, para maging maganda yung buhay mo, you have to just be positive about everything. Kahit may bad encounter ka with a person or may bad na nangyari sa'yo within the day, parang just know na there's tomorrow. And, you know, parang manifesting yung ganun. Yan talaga yung sagot ko eh. Oo. Pero parang halos pares din kayo ni, ano, ni Ate Morena. Parang magiging contento lang daw, parang ganun. Or just be grateful kung ano lang yung mga, ayan, nakukuha mo ngayon para magkaroon ng beautiful life. Ayan, pero ito sa estado ng buhay nyo ngayon, have you ever felt meron that pa. You're... Ayan, may sasabihin ka ba, Francis? Wala. Ano meron pa? Yeah. Pero ito, sa estado ng buhay nyo ngayon, have you ever felt that your life is beautiful? Oh, ayan. Francis. Yes, I do. Ayun lang naman. Wala namang really why. Wala namang why. Wala namang why. Kaya yes, yes you do. Oo, ayan. Kuya Neil. Yes, yes, yes. Why? Oh, akala mo. Ano ka? Hindi kasi, masasabi ko talaga my life is beautiful. Lalo na ngayon kasi, dati kasi, probinsyano ako, hindi ako seryoso sa pagdating sa pag-aaral. Kaya, noon, tinay ko yung music at ayun, binigay sa akin ni Lord. Kaya sobrang grateful ako ngayon talaga. Mm, ayan. Ikaw naman, Ate Sam. Oo, syempre, diba? Parang noon, diba there are times when you question na why are things happening to you? Bakit ganito yung nangyayari? Pero, may point in your life talaga na ma-realize mo na your life is beautiful. Like, it now, di ba? Parang, I'm with you guys, Polaris Artist na. Masaya ka ba talaga? Nakasama kami. Send ka nga ng Gcash. Nang uto. I love it. Number, oh. Ay! 0999105. Papatumpik-tumpik. Send that boy kami. Nako. Ayan, I'm sure na you're having a... Huwag na tayo mag-Ingles. Basta I'm sure na your, ano, your life is beautiful, right? Ano masabi? Nakuha yan. Tapos na nga.